Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, SportsRockPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagkaproblema na nga po ang Milwaukee Bucks kay Damian Lillard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kevin Porter Jr. Nabigo nga po mga katrops ang Milwaukee Bucks na makuha ang panalo sa kanilang game ngayong araw kontra sa Oklahoma City Thunder sa score na 124-101. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 2 wins at 2 losses ang kanilang record sa preseason ng NBA. At ang masama pa nga po dyan ay sobra rin naman nga po ditong nag-struggle ang kanilang superstar point guard si Damian Lillard na nagtala lamang dito ng 5 points, 4 rebounds at 2 assists sa kanyang 2 out of 11 shooting sa field goal at 0 out of 5 naman sa 3-point line. Yes, hindi nga po kagaya nung una niyang laro sa Bucks contra sa Lakers ay sobrang nga pong nanlamig ng gusto ang kanyang shooting ngayong araw na maripangan na pong maulit pa sa mga susunod na game ng Bucks ngayong season. Kaya yan na nga po ang pinapangambangay ng mga fans ng Milwaukee Bucks. Maliban na rin nga po dyan mga katrops ay napakalikar naman nga po ng problema ng kanilang team sa napakalamyang depensa ni Lillard. Gayong maaari nga po itong gamitin o samantalahin parati ng kanilang mga kalaban. Kaya meron at meron para naman nga pong napakalaking kahinaan ngayon ng Milwaukee Bucks ngayong season. Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kevin Porter Jr. Matapos nga pong ilang linggo mula nang nangyaring drama kay Kevin Porter Jr. ay tuluyan na naman nga po itong itinrade ng Houston Rockets papunta sa Oklahoma City Thunder kapalit ni Victor Oladipo at Jeremiah Robinson Earl. At kasabay naman nga po ng pagkakatrade sa kanya ay agad rin naman nga po siyang iniwave ng Oklahoma City Thunder. Yes, kahit man nga po garantisado ang kontrata nito ay iniwave pa rin nga po siya ng OKC. Ibig sabihin, ibibigay pa rin nga po sa kanya ng kanilang team ngayong season ang kanyang kabuang sweldo. Kaya dahil nga po dyan ay isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na nga po siyang pumirma ng kontrata sa ibang kupunan. At isa nga po sa mga nabanggit na kupunan na pwede nga na pong kumuha sa kanya ay ang Los Angeles Lakers. Ngunit paalala ko lang mga katrops, meron pa nga po itong hinaharap na problema sa kanyang kaso, kaya mukhang imposible nga po nakunin siya ni Rob Pelinka sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, SportsRockPH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.